Huwag na kayong maniwala dun sa mga, baka may mga sumusubok magsabi na hindi, ipa-partner sa iba. Huwag kayong maniwala. Kaya ano, basta huwag na kayong maniwala. And buong year, next year nga, di ba, planado na yata yung mga projects nila eh. Beginning with their soap opera. Tapos I think may next movie, di ba? So, yun lang. And you'll have a lot more things to watch out for. Kaya, huwag na paniniwala sa mga sabi-sabi because I see na ang lakas-lakas ng Aldab Nation, i-depende na lang sila. Welcome back, mga ka-Aldab. Ito lang po yung nakakalungkot, di po ba? Kung matatandaan nyo, sinabi rin po yan ni Attorney Annette Goso na, kumbaga, sinasariwa ko lang, mga ka-Aldab. Kaya nga po, mahirap po talagang umasa, gaya nga po ng mga sinasabi ng iba. Mr. Destiny, hindi kami naniniwala kay Annette Goso. Pakita mo tong video, parinig mo tong video na patunay lang yan na malabo talagang pagsamahin. Ito kasi mga panahon, mga ka-Aldab, na sabi ko nga po sa inyo, si Derek Mike Tobiera at si Annette Goso, eh magkadikit talaga yan. Hindi po ba? Kaya nga po, mga ka-Aldab, sabi ko sa inyo, hindi po imposible na kumbaga magsama si na Alden Richards at si Maine Mendoza. Hindi ko naman ito pinipilit, mga ka-Aldab. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na kumbaga, ito yung bubuhay sa showbiz eh. Ito yung bubuhay sa mga naghihingalong mga producer. Real talk to, mga ka-Aldab. Pero bago natin ituloy itong mainit na update po natin sa social media, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Pinarinig ko po yung video na yan kasi marami nga po nagsasabi na malabo yan, hindi matutuloy yan, panggap lang yan. Para malaman din nyo po, mga ka-Aldab, sa mga baguhan na meron nga po talagang sinabi si Attorney Annette Goso na dati magkakaroon nga po ng next movie ang Aldab tapos may soap opera. Pero ano nga po ba nangyari? Bakit hindi nga po ba natuloy? Di po ba? Bakit kumbaga sinabi niyang Aldab stay, yung pala ay nawala rin po? Di po ba? Kaya nga po pinapakita ko yan para iklaro po sa mga dumadaan, sa mga bumibisita na sinasabi lang, naku, fake news naman yan yung mga sinasabi ni Mr. Destiny. Di po ba? Kaya nga po nagbibigay ako ng ebidensya at resibo. Para, kumbaga, sila na po bahala mag-react kung ano nga po ba talaga, kung sinungaling nga po ba o hindi. Kayo na po bahala magkukomento. Ang sa akin lang naman po, update ang ibinabato ko. Kasi ito po yung maingay. Di po ba? Alden and Maine movie. Ayaw mong tanggapin ng mga iba. Yan at yan pa rin po yung malakas. Totoo naman po eh. Hindi po ba? Subukan nyo. Sa bagay, mga ka-Aldab, dito magkakaalaman na kung magkiklik nga po ito ng bonggang-bongga. Pero ako na po nagsasabi, pagdating po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, inaabangan na po talaga itong pelikula ni Julia Montes at ni Alden Richards. Totoo naman po, nakikita nyo naman po siguro, nababasa nyo yung pagpo-promote sa mga website, tapos ito pa pong yung series ni Alden Richards sa Magpakailanman buong August, di po ba? Kaya nga po marami nagsabi napakahusay at napakagaling ni Alden Richards. Totoo naman po yun. No doubt naman po talaga tayo. Kumbaga, kaya nga po marami mga artista ang umaaligid kay Alden na gustong makatrabaho kasi si Alden nga po raw yung magiging stepping stone nila para umangat, para pag-usapan. Kaya nga po yung iba gustong magpapalink eh. Di po ba nililing kay Alden? Di po ba nagkakaroon ng issue? Pero sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po sa mga maniniwala. Depende na lang po sa mga taong magre-react at magko-komento. Basta ako, masaya po ako sa mga nababasa natin. Masaya po ako sa mga nakikita at napapanood natin. Kaya, kumbaga, kalma lang po kayo. Kung ano lang yung mga latest, kung ano lang yung trending, dun lang po tayo. Gaya nga po ngayon, mga ka-Aldab, yung video na yan magpapatunay na totoo po yung sinasabi ni Mr. Destiny. Di po ba? Maglalabas naman po tayo ng mga ebidensya at resibo eh. Di po, yan ang kagandahan nyo po sa mga
ibinibigay ng ibinibigay kong update. Naghahanap tayo ng mga update na umaayon naman po sa panahon at umaayon naman po sa nakaraan. Di po ba? Gaya nga po ngayon, wala si Mengay sa 8 Bulaga o sa E80. Walang mga nagbabato ng mga jokes na magaganda. Walang mabiro si na Jose Wally. Di po ba? Walang, kumbaga, hindi magawang batuhin ng mga magagandang punchline ni Alan Kay, ni Paolo. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, si Icy Guerra, matagal na po talaga rin yan. Pero iba po yung nakasama mo sa barangay. Iba po kasi yung punchline na hindi mo siya magegets. Di po ba? Gaya ng sinasabi ko, taga Bulacan si Henyo Master Joey De Leon, di po ba? May mga matalinghaga na alam ni Mengay Bigkasin. Real talk to mga kaaldab, kasi same sila eh. Same sila ng probinsya. Di po ba? Kaya madaling nagegets ni Mengay yung mga punchline na binabato ni Henyo Master Joey De Leon. Di po ba? Kasi isang lugar lang po naman sila. Ay isang probinsya. Kaya yung mga punchline, madali niya. Tsaka si Alan Kay, kayang-kaya niyang biruin si Mengay. Alam niyo kung bakit? Kasi magaling si Mengay magbalik ng punchline eh. Yan ang isa sa, kumbaga, kung legit dabber cards po kayo, yan talaga 101% kahit si Paolo. Di po ba? May mga punchline si Alan Kay na kapag binato niya kay Mengay, napakaganda ng deliver ng pagbalik sa kanya. Ganun din kay Paolo. Yung pagtatlo na yan nagsama, talagang makikita nyo talaga. Hindi katulad nito pag magbabato ng punchline si Paolo kay Icy, kay Icy Guerra. Hindi masyado nagegets ni Ice. Ganun din naman po si Alan Kay. Hindi niya mabato ng maganda si Miles o kaya si Karen, si Raisa. Hindi, although nagegets ng dalawa, pero matagal ma-pick up. Yung tipong maganda sana, kaya lang ang tagal ng pick up nung binato niyang, di po ba? Kung agad-agad nagets yung pick up lines na ibinato ni Alan Kay at ni Paolo, eh maganda. Gaya nga po ng sinasabi ng iba, si Mengay magaling mag-jokes. Hindi po ba? Kapag nag-joke si Mengay, talagang matatamaan, magigets agad-agad ni Paolo at ni Alan Kay. Ganon din naman kila Jose at Wally. Kaya lang si Raisa, pag nag-punchline at nag-joke, hindi masyado nadideliver na maganda. Hindi po ba? Yun ang sinasabi ko mga ka-aldab na yung iba hindi masyado nagigets, yung iba hindi masyado naiintindihan. Hindi po ba? Na iba kasi ang karisma, hindi po sa ibang karisma ni Mengay. Magaling lang po talaga bumato ng punchline si Mengay at mag-deliver. Sabi nga ni Jose, dito ka na sa barangay. Hindi po ba? Kasi alam ni Jose na may mga pagkakataon na si Mengay ang nagdadali. Kasi kung si Jose Wally, okay na yan, normal na yan eh. Di po ba? Maganda yung may isa sa kanilang nakikipaglaban, nakikipagtalo. Hindi katulad, di ko naman po minamalit si Zombie, pero wala eh. Iba yung mga punchline na hindi nakukuha ni Zombie. Pero kung nandun si Mengay, bukod sa may pinagtitripan sila, sila yung napagtitripan. Di po ba yung ina-expect ni Wally na siya yung mga asar, mangungulit, eh siya pa po yung siya pa po yung nakulitan, di po ba? Well, siguro madali nyo na nagets yung sinasabi ko. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay dito lang po kayo pupunta sa channel ni Mr. Destiny na makikita nyo naman po may ebidensya at resibo na magpapatunay. Di po ba? Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.